tutusin natin ang lahat ng gulay. Then, mag-prepared naman tayo ng sauce niya. Natapos na natin ang lahat ng gulay. So, tama lang ang karne na ginawa natin. So, eto na lahat yung gulay na nagawa natin. So, itabi muna natin at gagawa muna tayo ng sauce para sa ating vegetable. See you guys! Ayan, iprito natin ang ating mga gulay. Huwag natin haluin para hindi malaglag ang ating karne. Dahan-dahanin at ingatan. Saglit lang, hindi masyadong pa-browning lang natin ng konti. Nating maluto and then ihaon agad natin, huwag nating susunugin. Ayan, pinirito natin ang ating mga gulay pero huwag nating hahalu-haluin para hindi maglabasan ang ating karne sa loob ng gulay. Huwag din susunugin, hayaan lang maging brown. Ang inilagay ko dyan ay zucchini at potato. Ating gulay na iprito, mag-brown tayo ng snowball. May nakahanda na ako kanina, pero pag-brown ubi natin para mas lalong magandang gulay. So, kailangan natin ng ginagat na bawang. Wala na kasi kaming snowball eh. Yan. Kailangan natin ng snowball. Yan. Pinipritohan natin ang snowball. Idagdag natin ang bawang. And then, ilagay na rin natin yung mint. Ilagay na rin natin yung ating mint. Or menthol. Na tinatawag nilang nana. Hayaan lang natin maluto. Ito na ang ating gulay. Brown na. Ihaon na natin. Kaahon sa mantika, ibabad natin ang ating gulay sa mainit na tubig. Yan. Ibabad natin siya ng 2 minutes. Babat natin siya pero dahan-dahanin natin para hindi maubusan naman ang sa laman na karne sa loob ng ating mga gulay. Pinati ng ating ginisang bawang and then halo natin ang ating snowball dyan. Init kasi. Ayan. Lalagay natin sa tapyan. So, ayan na ho. Itabi lang, i-set aside lang natin at gagamitin natin yan mamaya. So, ang gagawin naman natin ngayon ay ang sauce. Natin ang ating yogurt. Ang nilagay kong yogurt ay 2 ganito. Marami.
leban. Lagyan na natin yung leban. Ito yung iniinom nilang leban. Leban. So, ilagay na natin. Mahina-mahina ang ipoy. Ubus ko na. Mga 1.5 glass yun. Gamitan natin ng whisk para dito ay mahal ng puti. Magtunaw tayo ng corn flour, 2 kutsarang corn flour. Tunaw tayo ng chicken cubes or vegetable broth cubes. Pero wala kaming vegetable, kaya ilagay na lang natin ay chicken cubes, broth cubes. Tunawin natin sa 3 basong tubig. Ilagay natin yung gulay. Huwag natin siyang pakuluan. Hintayin lang natin yung lumabas ng usok. Tsaka natin ilagay ang ating mga gulay. Ibabad lang natin sila ng 2 minutes. Patayin na natin yung ating apoy. Babat natin ng 2 minutes, tsaka natin i-serve. Thank you.
Thank you.